Hello mga ka-YouTube, pakinggan natin yung mga balita tungkol kay Evelyn kung ano na nangyari. At nakita ko nga medyo malungkot si Evelyn, no? Tingnan natin yung mga balita sa kanya. FBI Cybercrime Division natuklasan nilang may dalawa pang arrest warrant na kinakaharap si Mangusin. Sinabi ni Attorney Lorenzo na may kinalaman ito sa qualified human trafficking case na naihain noong taong 2006 kung saan ito'y non-bailable at isang paglabag sa violence against women sa Nueva Ecija. Binanggit ni Lorenzo ang naturang mga kaso matapos na arestuin ng NBI si Mangusin dahil sa paglabag sa Republic Act 8050 o optometry law na inihain ng mga optometrist sa Baguio City. Sir, may nakita kami na warrant of arrest against his name, yung Norman Mangusin nga, yung qualified human trafficking. Noon pang 2006 yon, may warrant of arrest yun. Mm-hmm. Sine-check namin at isa-serve din namin sa kanya. Meron din siya, sir, yung sa 926-210, yung violence against women, sa Gapan Nueva Ecija naman, sir. Kasi dun sa mga nanirahan sa mga lugar na yun. So sine-check namin and we're going to serve. Pero in the meantime, sir, ang sinerve namin nga yung sa Baguio City, mm-hmm, na binerify na standing pa. Biniberipika naman ng NBI kung ano ang tunay na identity ni Mangusin dahil sa paggamit nito ng pangalang Francis Leo Marcos. Yun ang biniverify namin ni sir, kung may mga passport kasi siya na present, sinubmit sa amin, proving na siya yung Francis Leo Marcos. Kaya lang sir, may mga ibang dokumento kami na nakikita din na siya si Norman Mangusin. So which is which? Under verification pa lahat yan sir, kung talagang yung mga passport niya is falsified, may mga kukulang kaso yan, sir. Nung umalis ka doon sa NBI, nandoon pa si, pangalan nito? Nandoon. Ni yung, Norman Mangusin. Si Norman, alias Francis Leo Marcos. Nandoon pa, hindi pinakakawalan. Nandoon kanina. Ang sabi sa akin ni Attorney Victor Lorenzo, ang chief ng NBI Cybercrime Division, sinabi niya na hindi pwedeng makalabas si Francis Leo Marcos na dahil nga doon sa kasong qualified human trafficking. Yan ang mabigat na Raymond kasi non-bailable yun eh. Yung ilan ba lahat daw ang warrant nabanggit ba ni Attorney Lorenzo kanina? Ang nabanggit niya kanina ay tatlo. Tatlo yung so, ganyan. Yung pero nakadiin sila doon sa Juan, doon sa optometry law. Kanina, yung optometry so, law. Maliban doon sa optometry law, may tatlo pa. Violence against women. Opo. Mm-hmm. Tapos yung qualified trafficking Raymond. Yun ang mabigat. Yun ang diligang diin ni Chief Attorney Vic Lorenzo ng cybercrime. Kanina kausap din natin na Raymond itong si Francis Leo dahil nakita kasi niya na naka-DCRH tayo eh. Ngayon nung kausap ko si Attorney Lorenzo, sabi ko, Chief, pwede po ba kayo ma-interview mamaya sa program nila kay Deo Makalma? Narinig niya yung Deo Makalma. Natuwa siya. Nalungkot lalo eh. Huwag yan, ganun pa eh, parang. Pero ang sabi ko naman kay FLM, sabi ko, pasensya na po, trabaho lang po ako. Kaya yun, tumahimik siya sa isang tabi. Pero kasama niya yung kanyang counsel at bahala na yun. Sino ba yung lawyer niya? Ba't hindi binanggit kanina? Sino yung lawyer? Hindi nabanggit ni Attorney Lorenzo yung kanyang lawyer. Doon sa doon sa warrant of arrest na galing sa Baguio, may nakalagay kasi doon na dadalhin siya ng have to bring him in person eh. Ibig sabihin, kailangan dalhin sa korte. Ano ba? Hindi nabanggit na ibibiyahe pa nila papuntang Baguio si Norman. Kasi meron pa kasing mga ibang mga kaso pa Raymond na dapat ding pagtuunan ng pansin ng NBI dahil napakarami pong complaint ang binanggit na sa atin na Attorney Lorenzo. Kaya manatili mo na. May posibilidad na ngayong magdamag, Raymond, nasa NBI siya. Hindi lang magdamag yan kung non-bailable yung kanyang isang kaso. Pero depende kung ibabalik siya doon sa origin ng court of origin, Raymond. Yung kasi nandun yung commitment order, di ba?
Oh, so, hindi. Tsaka doon kung kailangan bago magpiyansa ay personally dadalhin pa doon or pwede nang yung kanyang lawyer lang ang pumunta sa Baguio. Kasi hindi naman kalakihan yung ano yung piyansa kung sa piyansa lang ang pinag-uusapan eh. Kung piyansa lang, at least lang, katitig lang. Magkano lang yun? 20 mil yata eh, no? 24,000 eh, yakang-yaka yun. Isang ilang kabang bigas lang yun eh. Pero hindi lang kasi hindi yun hindi kasi doon sa laki o liit ng ano eh mahalaga harapin niya kung harapin niya kung ano man yung kanyang kaso. Yung commission of crime na dapat niyang nasagutin. Pero pinabulaanan niya lahat, Raymond, yung paratang. Meron ka bang nakakita ng depensa? Nakakita ka na bang may kaso na umaamin? Meron bang umaamin na yung court, yung sabi nga nila, yung huling-huli na naaktuhan ni panay pang tanggi, iyan pa kaya? Oh, lalo na yung kasong yan, hindi lang nangyari kahapon. Yung warrant of arrest, nakita ko yung petsa, 2018 pa eh, di ba? 2006, meron pa siyang kasong 2006. Iyon na nga. So, ano yan, syempre. Ang inaano lang dito, Raymond, patunayan niya na hindi siya si Norman Mangungusin. Marami, napakahaba ng explanation pagdating sa FLM eh. So doon lang nakatutok yung Norman Mangusin. Dapat kasi meron kasi siyang nakakuha kasi siya ng passport ni Raymond na Francis Leo Marcos. Ayun, so eh, papatunayan niya ngayon na talagang siya si Francis Leo. At walang mukhang ano, regarding that matter ay meron ng what we receive na impormasyon ay baka kikilos na rin yung Department of Foreign Affairs para kung makita kung nakakuha nga ba siya ng multi, mahirap yun. Kasi kung siya si Norman Mangusin, tapos meron siyang passport na Francis Leo Marcos, ay hindi yun magtutugma doon sa kanyang personality at pwedeng another case yan. Yun ang sinasabi kanina ni Attorney Lorenzo na talagang be-verify nila yung Francis Leo Marcos at yung Norman Mangusin. At siguro bahala na yung korte. Dahil sila naman ay arresting team at dahil may mga complaint din sa kanila, may natatanggap din silang complaint sa NBI. So, yun ang ibabalidate nila bago nila kung papakawalan nga itong si Leo Marcos, parang si Leo Marcos. Pero dahil batay nga dun sa kanyang sinabi ni Attorney Lorenzo, qualified human trafficking na non-bailable. Alright. Sige, salamat, Noche. Okay, so yan ating report. No, si Kakas nag-uulat para sa DCRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Salamat, Noche Kakas. Ha? Kaya medyo naging sensation kasi itong mamang ito. Eh. Kaya, well, sayang din naman yung kanyang ipinamimigay na bigas. Dahil namimigas kaliwat kanan, ay namimigay ng, siyempre, yung mga tumanggap. Pero ito ay kaso itong pinag-usapan, you give him the chance para harapin kung ano man yung kanyang kaso. May abogado naman ho yan eh, si Ginoong Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. O paano mga ka-YouTube, kayo na ang bahalang desisyon. Mahirap naman na sa balita lang tayo nakikinig, alamin din natin ang katotohanan. Ilang araw din naman tayong pinasaya ng nakilala nating FLM o Norman Mangusin sa tunay na buhay. Kung ano na lang ang maging kapalaran niya, yun na lang ang tanggapin natin. Sige, magandang hapon sa inyo lahat. God bless you all.